Para sa lahat ng mga gustong mag-invest sa mutual funds, bago ka mag-start, you need to watch this para mas ma-educate pa tayo, para mas magkaroon tayo ng malalim na paningin, pananaw tungkol sa mutual funds. At higit sa lahat, seryosohin natin ang ating investment sa mutual funds. Okay? So yan ang ating i-discuss ngayon na. Let's go! Let's go! Universe, please subscribe sa bago nating 2 YouTube channels. 1, Negosyong Sari-Sari, nandyan lang po. And of course, ang ating IMG Rockstar channel, nandyan din sa paligid, okay? Please subscribe, like, and share. Thank you so much. Love you all. Let's go, let's go. Alright, positive day, Gilivers. This is Dr. Gigi D. Sunga from Mike and Change Project. Magandang hapon sa lahat ng mga Gilivers natin. And doon sa first time po tayo panood sa aking YouTube channel, thank you very much. Please subscribe. Click na po yan, Doc. Gigi Sunga. And sa lahat ng mga gusto magpa-coach kay Doc, or if you want to start, advertise, or improve your business, just PM me sa aking personal FB. Nandiyan lang po sa paligid, okay? Alright, so usapang mutual funds. Muna tayo, mga Gilivers. Sa lahat ng mga gusto mag-invest sa mutual funds, kailangan naiintindihan natin siya ngayon. So, i-discuss ko ang 5 aspeto, 5 bagay na dapat nating sagutin at maunawaan. Okay? Alam nyo, matagal ko nang sinasabi po sa channel ko ang mutual funds. Diba, kung narinig nyo, when I started 3 years back, yan ang mga like ko sinasabi, mutual funds, diba, UITF, and I even invested sa UITF, pero nag-pull out na po ako ng pera ko. So, sa mutual funds, to be honest sa inyo, yung sinasabi ko na 5,000, you go to the bank, hindi ko pa po siya, hindi pa ako nagpupunta. Alright? Hindi ko pa siya sinusubukan. Okay? Kasi, iniisip ko na sabi ko, sige, punta lang tayo. Tapos, well, hindi ko pa siya masyado pang naaral that time. Okay? Pero ngayon, unti-unti, naunawaan ko na siya. Pero not that much pa. Kasi I'm not doing the trading po ah. Nag-i-invest lang ako sa mutual funds. Kasi ngayon ko siya naiintindihan unti-unti. Okay? Nag-aaral si Doc. So, samaan niyo ako sa aking pag-aaral. Alright? Kaya gusto kong i-share sa inyo ang aking experiences sa pag-invest sa mutual funds. Alright? So, let's go. Simulan na natin, okay? Okay, so unang-una po, Doc, if I want to invest sa mutual funds, saan ako pupunta? All right? So, before, 'di ba, sabi ko po sa inyo, you go to the bank, 'di ba? Marami namang banks na pwede kang mag-invest. Sabihin mo, I want to invest sa mutual funds. Pwede po 'yon. Sa pagsa bangko po, that time, parang last year, 5,000 dapat ang minimum na pwede mong ilagay, right? So, that was the time, yun ang knowledge ko noon. Pero when I started joining IMG po, nakita ko na pwede pala magkakaroon ka ng direct access even without going to different banks. Kasi po, ganito, pag nag-member ka po ng IMG na 5,500, yung 1,000 automatic po nakalagay siya sa mutual funds mo. So, meron ka na agad investment, okay? At lalagyan mo na lang yon, magta-top up ka na lang, magdadagdag ka na lang, doing it on your own. So, kaya nga ang tawag namin sa IMG, do it yourself eh. So, kaya mo lahat gawin on your own. Alright? So, do tayo. Siyempre, nagpa-assist tayo sa ating mga members. Thank you so much, Ma'am Ednaline. Okay? So, para sa akin, ang madali na magkaroon ka ng access to invest your mutual funds, pwede ka mag-join sa IMG. Kasi sa IMG, hindi lang mutual funds ang matututunan mo. Marami pang klase ng investment. But if you want to go sa bank, kung gusto mo magpunta, okay lang din. Ang mahalaga, makapag-start ka ng mutual funds mo. Okay? So either, so linawin natin ha, how to start, either you go to the bank or you join IMG para makita mo sa platform mo, nandun po, may kapartner tayo ang Soldibo Funds, paano ka mag-invest. Okay? Alright, so second natin malaman, pag nag-invest, second thing na dapat natin malaman is, saan ka ba nag-i-invest pag nag-invest ka sa mutual funds? Ang investment po natin to different companies. So, like sa IMG po, may ka-partner tayo na big company, Soldibo Funds. Siya po ang, yung Soldibo Funds po, siya po parang fund manager natin. And ini-invest po yan sa different, sa big company. So, like Jollibee, Ayala, and other big companies po na ka-partner natin. Okay? Ka-partner ng Soldibo. Right? So, yan po. Okay? And third po, what will happen? Bawa, nag-invest ako ng certain amount, like 1,000. Okay? Ano ba yung nangyayari doon sa 1,000 ko? Ganito po. Ang nangyayari doon sa 1,000 pesos mo po, nakakabili ka ng share. Ang binibili mo, share. Meron kang share sa different companies.
okay, bumili ka ng share. For example, ngayon po, nung nag-invest ako, nag-try tayo ng 1,000 pesos. Doc, andit naman 1,000. Try lang, di ba? So, try lang natin. So, yung 1,000 pesos po, nakabili kami ng 1,540 shares. Because ngayon po, at present, ang value ng per share is only 0.60 or 60 cents. Napakababa niya po ngayong panahon na yan. Okay? Umabot po yan, according to my interview, 70 cents, 80, 90 cents, hanggang 1 per share. So, kung bumili ka ngayon, paano siya naka-sale? Sale siya ng 50% off. So, di ba, isn't that amazing na, alam mo yon? Para kang bumili ng isang asset mo na, 50% off tayo. Kaya doon ko nga naisip, na-realize, sabi ko, sayang pala, no? Yung mga time noon na hindi ko pa siya masyadong naiintindihan, hindi ako masyadong tumingin deeper sa aking portal sa IMG. Aminado naman tayo doon. So, yun. So, sana sa halip na binili mo ng ganito, bumili ka na ng share, parang mas masarap mag-shopping pag sabihin mo, nag-shop ako ng share, di ba? Nag-shopping ako ng share ko sa mutual funds, di ba? But anyway, di pa naman late, kaya sabay-sabay tayo, magsimula ulit tayo, di ba? Kung napabayaan mo yung IMG business mo, balikan mo. Kung hindi ka pa nag-i-start, samahan mo ko, okay? So, yun. You are buying shares. Doc, anong kahalagahan yan? Eto, ganito ang mga delivers. Kaya sabi ko, bago ka mag-invest sa mutual funds, kailangan panoorin mo muna to. Kasi kailangan ma-interpret mo yung data. For example, sinabi sa'yo, 60 cents per share. Kung hindi natin alam na mura pala siya, ano yun, di ba? Baliwala lang sa atin. Sinong pa yan pinapaliwanag sa akin ng team, nung mga senior natin? Sabi nila, Doc, bumili kayo na kasi ganito lang yun. Parang that time, 70 cents. 70 cents lang siya per share. So sa akin, wala siyang meaning. Because I don't understand what's the meaning of 70 shares, 70 cents per share. I don't understand that. Okay? I did not dig deeper. So ngayon, alam ko na, okay, pag sinabi natin 60 cents per share, ay ibig sabihin, mababa siya. It's nice to buy at this point in time. So, may interpretation. Kaya kung may pera ka ngayon, ibinibig mo na. Di ba? Kung meron kang excess money like 5,000, ibili mo na. Bumili ka na ng shares mo hanggat mababa. Okay? So, yun naman yung ahabol natin hanggat mababa. Let's buy some stocks. Okay? Alright, next po. Okay. Next na dapat, pang-apat, na dapat nating alamin before you invest sa mutual funds is para saan ang investment mo. Okay? Kasi ibig sabihin po kasi ng pag nag-invest ka sa mutual funds, hindi pwedeng maya-maya i-withdraw mo. Diba? Halimbawa ngayon, 60 cents. Hindi natin alam kung bababa pa yan o tataas, okay lang siya tataas. Diba? Eh kung yung pera mo pala, hindi naman siya pang long term, pang emergency funds mo, bigla kang nagsakit, kumuha ka, eh baka pagka after few months, baka mas mababa pa yan, point something like 0.50 cents. Hindi natin masabi, di ba? So, nalugi ka. Kasi hindi mo alam kung saan ang paggagamitan ng investment mo. Pero kung sasabihin mo sa akin na, Doc, I invest ko na to for investment ko for retirement, mga 5 years or 10 years. So, that's good. Kasi, ano na yan? Sigurado yung 5-10 years, iba na ang value niyan, di ba? Mataas na, hindi ka nalugi. Baka nga hindi man tayo maabot ng 5 or 10 years, di ba? Malaki na yung value niyan. Right? So, you have to understand or you have to write. You have to know para saan ang investment mo. Okay? So, kung gusto mong mag-invest pero wala kang emergency funds, ang suggestion ko sa'yo, maglaan ka muna ng emergency funds mo. Pag may emergency funds ka na, kahit yung expenses mo lang ng 3 months, pwede ka na mag-invest. Okay? Para hindi maging disaster ang investment mo pag nagkaroon ng emergency needs. Alright? And last po, magkano ang gusto mo o dapat mong invest? For example po, gusto mo pala pang retirement yan o kaya bibili ka ng brand new house after 10 years. So mag-compute ka na ngayon. Normally, sabi nga po nila, di ba, kumikita tayo ng mga hanggang 10%, 12% per year. So, i-ano mo na siya, i-compound interest naman yan. So, i-ano natin siya, nagkaroon ka ng projection na, ay, eto ang kailangan ko. So, I need to invest like 5,000 a month. So, I try to, ano kung pwede akong maglagay dyan. Kasi meron akong nakita na computation, lagay natin dyan. Para may screenshot mo, aralin mo siya. Okay? So, Doc, wala akong pera naman. Wala naman akong pera pang invest. Kung wala kang perang pang invest, kapatid, wala ka rin problema. Ang dapat mo lang gawin, magkaroon ka ng other source of income. Okay? At least alam mo, at least gusto mo. Kaya sabi ko,
ang pinaka number one problema, yung decision mo eh, yung gusto mo. Then second na lang, to follow na lang yung how, paano, hindi na natin isang problema yan eh. Ang decisional mo lang, gusto mo bang mag-invest? So pag sinabi mo, I want to invest sa mutual funds, okay? Ang gawin mo lang, maghanap ka ng source of income, okay? So mabibigyan kita, IMG, matutulungan ka namin sa aking team, okay? So you join IMG. Ang maganda po dito, nandun ka na, meron portal ka na, nakikita mo na yung Soldivo funds, magta-transfer ka na lang kasi magkakaroon ka ng income, commission sa yung IMG business, malalagay po yan sa yung e-wallet na tinatawag nating Nura Cash. And friend, that Nura Cash, makapag-transfer ka na going to your mutual funds investment. Yan po ang ginawa ko, okay? So, kaya, yun na hinihintay natin. So, mag-join ka na. PM mo lang ako sa aking personal FB para maging IMG member ka na. Kasama mo si Rockstar. Magkakaroon tayong series of meeting. I'll help you to run your business. Okay? Alright? So, please share this video sa lahat ng maibigan natin. Kahit OFW o dito sa Pilipinas para sama-sama tayong mabago tumula dating buhay. Thank you very much. G-Libers, enjoy the rest of the day. And let's go.